Kamusta mga kajadeng? Dito na naman si Ben Boy, tsaka si Dado. Ano may titirahin uli ngayon? Araw-araw may tinitira. So, kagaling. Salamat sa mga nagtitiwala dyan ha. Hindi po tayo titigil sa magandang serbisyo na aming hatid. In the service of the Filipino. Diba? Meron ulit tayong mga gagawin ngayon na mga unit. So, yan lang kayo. Mamaya, ipapakita natin ang ating mga titirahin. At baka matira na naman ng iba. So, sige. Ingat tayo lahat, mga katsideng. So meron tayo ditong GAC GS8. It's an SUV. So ito ang kanyang oil filter. Kita nyo naman. GAC motor. So ayan, sinasanction natin ang engine oil. Sa ngayon, tignan natin kung ilan ang engine oil capacity itong GAC GS8. Diba? Maganda. Mahusay ang pagkakagawa. Pero 4-cylinder engine for an SUV, so far so good naman, sabi ni customer. So ayan, sinasanction natin ang langis. Tignan natin kung ilan ang langis na ating makukuha. Then I believe yung oil filter nito is nasa ilalim. So ating chicken mamaya kung saan ang location. Sa ngayon, di pa. Dahil ito ay ulitin ko, customer request only for a valued customer. Medyo ano na rin si customer. So, ayan. Ito, medyo maliit ang makina. So, mamaya, after natin ma-sanction, tignan natin kung ilan ang makukuha. Then, just to make sure, tignan natin kung buksan natin drain plug. I think ang drain plug nito si 17 mm. So, tignan natin mamaya. Alright? So ayan mga kachideng, si Sir Dado, matapos i-pump ang ating engine oil, at hindi kami makapaniwala na nakuha namin is more than 4 liters lang. So tatanggalin natin ang drain plug para sigurado, since hindi natin nga kabisado ang GAC. So hindi natin eksaktong malama kung talagang 4.5 liters lang talaga ang laman nito, dahil napakalaki nitong sasakyan nito. It's an SUV. So, para sa isang 4-cylinder engine. So, dahil dyan, titignan din natin ang drain plug. Tatagal natin drain plug to make sure lang na talagang nasaid natin yung langis ng engine. Alright? So ayan mga kachideng,
may na-sanction tayo na 4.5 liters. So gapangin natin sa ilalim para ating malaman kung talagang yun lang ang laman. So dito sa ilalim, nandito din ang oil filter. Tanggalin lang ang cover. So ayan, may tumutulong lang na pakonti-konti, pero talagang 4.5 liters lang ang laman niya, mga kachadeng. So ayan, tama ang hinala, tama ang sabi sa hula, 4.5 liters ang aming nakuha. So ayan, nagsasali na kami ni Sir Dado ng Ardeca 5W40 full synthetic engine oil made from Belgium, napakausay Ardeca. So ngayon nandito naman tayo, mga kachideng, sa MX-5. It's a Mazda MX-5 SUV din. So yung ating sanction hose, hindi kasha sa dipstick niya, masyadong maliit. So ang tanging paraan is mag-drain sa ilalim. Ang oil filter is na-in dito rin. Kailangan lang tanggalin yung mga plastic cover sa ilalim. And then yung bolt niya pala niya is Allen 8. Yung size ng bolt sa ilalim. So dito tayo magde-drain ng engine oil. Tsaka magtatanggal ng oil filter. So madali lang ito. Kailangan nyo lang, since SUV siya, medyo mataas naman yung wheelbase niya. So konting jack lang, and then tulad ko, ayan, nakasuot naman sa ilalim, mga kachedeng. So ganun talaga kapag hindi natin masyadong kabisado eh. So pero kakayanin, basta sama-sama. So ayan, ulitin ko, special request. So hindi tayo talaga gumagawa ng mga ganitong model, pero yung customer kasi sa talagang mabait na kliyente, so ating napagbigyan ang kanyang kahilingan. So habang panoorin nyo lang kung paano ating ginagawa sa pag ayan, kita nyo ako. Alright, so ayan, nagde-drain na tayo ng langis, mga kachedeng. Tignan din natin kung ilan ang makukuha nating langis. So ayan, suot lang sa ilalim, kayang kaya, kasyang kasya, mga kachedeng. So tignan natin kung ilan natin makukuha. Basta dyan lang kayo, just watch and learn. So ayan, napalitan na natin ng oil filter. Na-drain na rin natin engine oil. So magsasali na tayo ng engine oil. Ayan na, Sir Dado. Ardeca ulit, 5W40, fully synthetic. Napakahusay na langis, made in Belgium. So 4 liters din ang ating nakuha. So ayan.